Buenos días, señoritas y señoritos. In his desire to keep himself in power, in his desire not to be ousted by the military and the police, in his desire for self-preservation, self shalang, all himself for the benefit of himself and his family, former President Rodrigo Roa Duterte engaged in a borrowing spree, borrowing money to pay the pension of the military, the armed forces of the Philippines, men and officials, the generals, colonels, and majors, and as well as the Philippine National Police. And this system of giving everything, pampering, spoiling the police and the military and other uniformed personnel cost us millions in borrowing. Nag-engage po si President Duterte ng borrowing spree. Borrowing. At naging kasama na yan sa 13 trillion na utang natin sa mga ibang foreign or international banks na iniwan sa atin ni President Duterte. Sa hangarin lang to preserve his administration and to protect it from coup or bloodless revolution or coup d'etat from either the PNP, the police, the AFP or both. So this admission po or this situation is acknowledged or admitted no less than by former Duterte officials and now officials of the Marcos administration. Isa na po dito ay si dating PSG head during the Duterte administration and now Finance Secretary Benjamin Diokno. Inamin niya po at winarningan niya, pabankrap na yung gobyerno dahil sa mga utang ni President Duterte. At sabi niya, dahil nga itinaas masyado ni President Duterte yung mga sweldo ng military at yung sistema ng gobyerno kung saan hindi sila pinapabayaran para sa premium nila, para sa GSIS, at gobyerno ang sumasalo in the amount of 200 to 300 billion a year. By year 2035 po, aabot na ito 1 trillion from 213 billion ngayon. 1 trillion a year na natin mag-utang para lang bayaran yung premium. Kasi po, since the time of President Duterte, hindi na in-exempt yung uniform personnel from paying their contributions po. So, isa pa pong bad legacy ito. Napakasamang pamana na iniwan na naman sa atin ng Duterte administration. So, imagine nyo po, itong 1 trillion, this is already 1/5 of our annual budget. Ang annual budget natin in 2013 is only 5.2 trillion. And then by year 2035, yung 213 trillion na inaabono ng taong bayan through the utang ay abot ng 1 trillion. Kaya itong Marcos administration, gusto na nila tanggalin ito at i-require na yung kapulisan, mga military officials and men and also other uniform personnel na magbayad na ng mga contributions nila kasi malaki naman ang tatanggapin nila. So ang kwan po, ang MUP ang tawag nila, military uniform military and other uniform personnel ay is made up of the Armed Forces of the Philippines, the
Bureau of Jail Management and Penology, the Bureau of Fire Protection, the Philippine National Police, the Philippine Public Safety College, the Philippine Coast Guard, and the Bureau of Corrections. Sabi ni Diokno, based sa data ng 2022 data, lahat ito, kahit walang contribution sa pension nila, tumatanggap ng 40,000 49 pesos a month sa social security sa monthly pension nila, while yung miyembro ng social security system and government service insurance system na nagko-contribute talaga sa funds nila, ang mga beneficiaries ay tumatanggap lang ng sa yung pribadong tao 4,528 a month na wala talagang halaga na sa panahon ngayon, at yung naman sa local or national government 13,600 a month, na which is hindi rin sapat sa mga medisina lang, sa mga check-up lang at kung ano-ano, ubus na yan. So sabi ni Joke, no, hindi ito makatarungan dahil compared to others to other pension systems, 8.8 higher yung sa mga uniform personnel. So hindi ba napaka-unfair talaga yan, na tsaka sabi niya, although itong sistema naman na hindi sila ine-exempt sila sa pagbayad ng contributions was started by administrations before President Duterte, pero tumaas lang talaga ito dahil nga itinaas ni President Duterte yung sweldo ng uniform personnel kumpara sa nurses sana, na mga you know, mga fighter na mga heroes natin, kumpara sa mga teachers or other frontliners, sa mga doktor. Pero sila lang ang military. Kaya sabi niya, dahil sa itinaas ni President Duterte yung mga salaries nila, tumaas rin yung pension nila at retirement benefits nila, at nagaling sa gobyerno, hindi galing sa bulsa nila. So sabi niya, it's growing at an average of 20.3%. Sabi nga niya, sa nung 2021 kwan na ito, naging 160 billion to 200 billion plus na. Kaya sabi niya, babaksak talaga yung gobyerno natin. At sinugunda naman ito ni isang finance expert rin, na si economist, na si Representative Joey Salceda, na sinabi na in 2021, during the Duterte administration, dahil tumaas na talaga yung contribution na inaabono ng gobyerno, the government had to borrow 127.3 billion. At kasama pa dito yung interest rate na 6.2 billion para lang buuin yung pension funds ng uniform personnel. In 2022, naghirap na naman yung gobyerno ng 133.1 billion. Yun. So kung hindi tatanggalin ito po, aabot yung mga borrowings natin 252.4 billion in 2025 at 1.47 trillion by year. Oh no, 107 trillion in 2030 and 1.47 trillion by 2040. So yun. In short po, napaka selfish talaga yung Duterte administration. Kumbaga, maganda sana kung gusto mo tulungan talaga yung mga uniform personnel, kasi yung iba naman sa kanila kakaunti lang namatay talaga, nagbuhis ng buhay para sa bansa natin. Pero
nakita na natin yung karamihan abusado lang talaga, tulad yung mga PNP generals and colonels na linked to drugs and the tokhang policy ni President Duterte. Maganda sana kung magpera ang gobyerno, pero wala eh, nangungutang pa. So ngayon inaalis na ito ng Marcos administration. And again po, kahit critical ako sa Marcos administration, at least this is another move in the right direction. And earlier, nag-vlog tayo na sinabi rin ni President Duterte, he is supportive of this move, reform, fiscal reform measure, na para to ensure na hindi, bago mabankrap yung gobyerno, alisin na ito, very unfair system na ito, and very very costly system sa taong bayan. So tututukan po natin itong issue na ito, and we hope please share this po so that lalo na po yung nakokontribute sa mga SSS, GSIS, for them to know gaano, lalo na kung DDS sila, for them to know what kind of president they supported, and whether they still want to support his daughter in 2028. Kasi maulit at maulit naman yung mga costly and unsustainable and unfair programa tulad nito, na ang may kwan lang sa ang main beneficiary lang ng Marcos support ay not the OFWs or the heroes but the military and police. So this is very saddening, this is very shocking revelation from the Marcos officials. So we will keep watch on this issue and we will update you on this. And please share this vlog to everyone so that they will know what the Duterte administration did to us and why we still suffer from the action or inaction or incompetence or grab and corruption during the Duterte administration. Thank you very much for watching and see you in my next vlog.